guys! It's us again! Hello! Naisip namin na after a year since nakuha namin si Bonnie, mag-upload ulit kami ng updated na dog essentials puppy haul para dito sasabihin ko talaga yung mga nakita ko na yun lang talaga yung mas importante namin na nagamit all throughout Bonnie's first year with us, diba? Ayan. Malaki na si Bonnie. Unang-una, pinaka-importante is, syempre, yung food. Ito, tinansfer lang namin dito sa lalagyan para hindi lang gamit. Yan. Dry food. Hindi namin si Bonnie pinapakain ng any table food. Ano lang, yung dry kibbles lang. Syempre, maraming bawal sa mga dogs. Yung mga food natin, marami doon, di nila kaya i-digest. Next is yung ito, syempre, food bowl. Itong food bowl na to, mas malaki siya kasi sabi nila na ano daw, mas maganda daw, mas malaking food bowl mo. Kunyari, 1 cup ilagay mo dyan. Hindi siya ganun kadami tignan para doon sa dog. Di siya malulula. Food bowl din to, or water bowl na collapsible. Yan, nagkaganyan siya. Essential to pang travel para meron kayong pag nauuhaw na yung dog nyo, dito niya ilalagay yung water, or pag binilan niya din siya ng takeout food, dito niya na lang ilalagay. Tapos madali lang siya i-wipe and yan, tago sa bag. Denta sticks, napukas na. Kailangan to kasi yung mga dogs, kailangan nila nang may matigas silang chinuchupa. Yun kasi nakakalinis din ng teeth nila. So, nag-work talaga tong denta sticks na to sa pag-dinis. Gusto mo yung denta sticks? Next naman is itong Churhai na dual stick. Kahit di naman itong dual stick, basta treats, kailangan to. Siyempre, pag iti-train, pag i-re-reward mo sila, or pag wala lang, gusto mo sila lang dinin, bigyan mo siya ng treats, gusto mo siya na kaya. T-pad. Ito yung ginagamit namin, yung Dono na carbon fiber T-pad. Kasi, ano siya, mabilis siya maka-absorb. Kunyari, nalagyan na siya ng liquid. Ma-absorb niya agad, tapos parang hindi obvious na may liquid na dun sa loob ng pad. Tsaka, scented siya. So, medyo nakokontra niya yung among ng leaf. Ganito ang itsura niya. Malaki to kasi malaki yung pipad ni Bonnie. Gusto niya maluwag yung pag-iitian niya. Mamaya, ipapakita ko sa inyo paano yung itsura pag nalagyan ng liquid yung ganitong pipad. Makikita nyo ma-absorb agad. Pipad tray. Kailangan to kasi si Bonnie nung una, sinisira niya yung pipad, kakagatin niya, hindi niya titigilan. Ito. Tignan mo, nagtutubrush mag-isa. Ayun, kinakagat niya hanggang sa masira yung pipad. So, at yung pipad tray, makahold niya yung pipad. So, hindi na siya magagalaw ni Bonnie. Ito yung napili namin shampoo kasi all natural daw siya. Tapos mabango din naman, tsaka hindi masyado nakaka-dry sa fur ni Bon. Ear solution, panglinis ng ears ng mga dogs, lalo si Bonnie. Kasi dahil poodle siya, so nakababa yung ears niya, lagi natatakpan, so kulog. Mabaho. Kailangan din to sa pagpapalito. Ayan. Ito, parang isusuot mo siya sa kamay mong ganyan. Tapos ito yung ipapang scrub mo sa kanila. Lalo na kasi pag makapal na yung fur, mahirap na siya i-scrub ng kamay lang. So, paano mo malinis din yung skin, di ba? Ito, makakahelp. Yan.
blower. Ito yung ano niya, model. Meron tong yung cold air, yung hindi mainit yung nalalabas. Siyempre, para hindi harsh para sa mga dogs. Kailangan to kasi kailangan nila pagka naligo or nabasa na sobrang matuyo, lalo na yung mga singit-singit. Ito yung mga kilikiling yan. Yung ilalim ng ears, yan. Kailangan yan matuyo, importante. Yung paw, hindi to nila na lagi nababasa, lalo pag kumakain. Pwede magka-cause ng yeast infection or kaya kung ano pa man na sakit sa skin pag nababad ng basa. Mga supply. Itong brush, siya yung initial kong ginagamit after mag-ano ni Bonnie, after niya maligo. Ayan. Para fluffy na siya agad bago siya i-blower. Yung pinili ko, meron kasi dito yung wala yung white, yan o, yung parang head. Kaso ang talas, kaya bumili ulit kami ng ganito, yung meron na. Ito naman, tong comb na to. Useful to, lalo na pag nagtatanggal ng yung tear stain nila or yung mga muta nila. Ito yung gagamitin namin na side. Igaganon mo lang yan, no? Sasama na dito. Useful din to pag may mga tangles. Pero ito daw talaga pag mabuhol. Okay lang. Ang tandem na to. Ayan. Ayan. Ito toothpaste. Na for dogs. Importante na for dogs kasi syempre hindi naman natin alam kung ano yung mga chemical na meron sa toothpaste na pang tao. So, mas mabuti na ito. Safe talaga siya for dogs kasi made for dogs. So, ayan, toothbrush. Ito yung pang, yung mas maliit na side, yung pang sa malalayo. Yun nandito. Diba hanggang dito yung din nila. Yan, yung ipapasok mo dyan. Tapos ito, mas hilig ko siya ginagamit pag sa tongue. Clippers. Importante to kasi kailangan nyo din lagi nakakut yung nails ng dogs nyo. Huwag nyo pa antayin na sobrang humaba kasi nahihirapan sila maglakad pag ganun. Kasi syempre, kunyari, ito yung paw nila. Isipin nyo, mas mahaba. Kunyari, ayan. Yan yung nails. Mas mahaba ng ganyan. Pag umapak sila, parang hindi sila nababalance. Pwede siyang daw mag-cause ng ano, problem sa bones. Tapos, ang sakit nun, isipin mo yung weight nila. Sina-shoulder nung mahahabang nails. Ito naman, kailangan ito pag lumalabas. Tada! Leash. Pero slip leash yung pinili namin kasi para din pang training. Pero hindi naman namin siya sinasakal talaga. Pagka lang, kunyari, maghatak siya, higpit lang na onte, pero pumuntahan namin siya agad, lulugan agad namin sa neck niya. Pag ganyan yan, no? Kunyari, ito yung neck. Pag naghatak siyang ganun, yan, higpit. Pero hindi na pinapaabot sa point na masasakal ko siya. For me, importante to, muzzle. Yan, kailangan right size for your dog para mag-work siya. Ginagamit namin to pag gugupitan namin siya ng nails. Kasi syempre, mag-weld siya, maanggat siya, abutin niya yung kamay na nagugupit sa kanya. At least ito, safe ang mga kamay na. Ito naman, importante din to. Ta-da! Boys! Yan, ang favorite ni Bon. Super active kasi si Bon. Okay lang kahit hindi maraming toys kasi masaya na yung mga dogs na yan basta nakikipaglaro kayo sa yung damit, guys, hindi naman yan importante. Kaya hindi ko na yung sinama pang ano lang. Aesthetic reasons. Pag may extra budget kayo, pwede nyo sila bilhan. Pero okay lang din naman kung wala. Kasi hindi naman talaga kailangan damitan yung mga dogs. Unless na lang kung siguro nasa sobrang lamig kayo na lugar. Pero ito naman, kagaya poodle. Yung coat nila, nakapal. So, hindi ng damit kasi makakaya nila ng malamig na malamig. Sa mainit sila ay medyo alangan. Okay, bye-bye na. Thank you guys for watching. Bye! Bye-bye!